At nagbabalik tayo mga old school sa ating YouTube channel. So ngayong araw, pag-usapan natin ang bagong talagang DSWD Secretary, Tol Erwin Tulpo. Pero bago lahat mga old school, please pakiclick po ang subscribe button, click the notification bell, click all para lagi kayong updated sa mga next video natin. Also, pakilike and share na rin po. Tulong nyo na kay Old School Pinoy. So mga old school, tara, balikan natin kung ano ang naging daan ni Tol Erwin Tulpo sa pagkakaupo niya bilang Department of Social Worker and Development or DSWD. Let's go! So kilalanin natin kung sino nga ba si Erwin Teshiba Tulfo. Tutok Tulfo, Erwin Tulfo. So kapatid ni Senator Raffy Tulfo, Ben Tulfo, Ramon Tulfo, at dating DOT Secretary Wanda Teo Tulfo. So hindi na ito bago sa mga Tulfo mga old school dahil ang pagtulong ay likas na sa kanila lalo na sa mga inaapi at mga kababayan nating nangangailangan. So pansinin lang natin, what an irony. Wow, English mga old school. Kung naaalala nyo mga old school, meron itong binatikos na secretary ng DSWD. Ngayon, siya ang papalit dito. Makikita natin ngayon ang pagkakaiba nung nakaupo at saka yung darating na uupo. So panoorin natin to mga old school. Let's go. Sumulat kayo, IB. Aintayin nyo mga 5 araw. Sampaling kita pag nakita kita, buang kayo. Wala akong pakialam kay retired general ka. Ngudngurin ko yung mukha mo sa inidoro. Demonyo ka rin, isa ka pa. Dagdag ka sa problema. Kaya tayo napupulaan ng mga lintik na mga dilawan. Dahil yung mga stroke din yung kagaguhan. Trabaho ng trabaho yung tao sa palasyo, yung pangulo. Kayo naman, puro kayo nag-iinarte na hindi kayo maabot ng mga ordinaryong tao. General Bautista or Secretary Bautista, hindi ka na general ng AFP. Huwag ka nang magpa-importante at magpa-espesyal. Sagutin mo ang tawag dahil ang DSWD ang kinalalagyan mo ngayon para sa mahihirap yan. Eh kung ako nahihirapan ako na magkaroon ng access sa'yo, how much more ang mga mahihirap? Sige nga, sagutin mo, punyeta ka. Putragis ka, isa ka pang general ka na wala kang kwenta. Ewan ko ba bakit ka nalagay ng pangulo dyan, buang ka? Baka magaling ka lang magdila, magpunyeta, magsipsip, buisit ka. DSWD, ayaw sumagot. Ayaw sumagot ba yan? Tinatawagan namin. Ay, ang sagot sa amin ng staff ng sekretary. Ay, sumulat mo na pakisabi kay Mr. Tulfo, sulatan kami. Anong reason bakit i-interviewin si Secretary Bautista? I-interviewin kitang kulukoy ka para malaman ng taong bayan ano ba mapakinabang nila sa'yo. Yung mga kababayan natin na mahihirap, Secretary Bautista, gusto nilang malaman anong mga makukuha nila dyan sa tanggapan mo, buang. Buang ito eh. Ha? High blood ka sa mga tarantado na ito. Diyos ko po. Hey, lintik. Hoy, Bautista, hindi lang kailangan na hindi ka corrupt. Dapat marunong ka magtrabaho at makitungo sa tao. Lalo na yung ahensya mo, Social Welfare and Development, DSWD, para sa mahirap yan. Eh kung ako lang ay tatawagan kita, nahihirapan na ako. How much more yung mga mahihirap? Hindi na pwede pumasok dyan sa DSWD. Ako na interviewin lang kita, hindi kita pwede makausap. Paano yung gusto ka na makausap ng mga mahihirap? Lalo pat malapit ka dyan sa payatas. Baka sisipain mo na sila. Baka pag nakapila sila sa labas ng opisina mo dyan sa may batasan, sagasaan mo sila. Hindi malayo mangyari. Eh ako na media, na interviewin lang kita. Gusto ko malaman anong pwede magawa mo sa mahihirap. Ayaw mo sumagot. Eh how much more yung mga mahihirap na nakaganon sa labas ng tanggapan mo? Sasagasaan mo? Kunyeta ka. Mr. President, sibakin mo na itong demonyo na ito. Secretary Rolando Bautista, inutil pa sa lahat ng inutil. Grabe, no? Kasi talaga ganyan eh. Sabi nga, yung adrenaline mo, hindi mo maiiwasan yan. Pag yung alam mong kailangan ng isang sekretaryo ng gobyerno para sa mga kababayan natin,
Pero syempre, di ba, kung mailap sa iyo to, Diyos ko, mahabaging langit, paano mo tutulungan ang kababayan natin kung ganyan lang din naman? Pero para sa akin, below the belt naman yan. Kaya ano ginawa? Syempre, humingi siya ng pasensya. Ako po humihingi ng kapatawaran kay Secretary Rolando Bautista or Retired General Bautista sa mga pinagsasabi ko sa radyo nung nakaraang linggo. Wala pong excuse, hindi ko pwedeng gamitin na hindi kasi siya nagpa-interview. At syempre sa tulong na rin ni Senator Rafi Tulfo, humingi ulit siya ng pangalawang paumanhin. Panoorin natin mga ka-old school. Below the belt, tinawagan ko sa this weekend, sinabi ko sa kanya, Erwin, no amount of explanation can justify that action. Erwin Tulfo, syempre alam naman natin lahat, household name yan. So sa akin, sa pagkakatalaga niya bilang DSWD Secretary, walang problema, advantage pa nga. Why? Kasi kilala na siya ng mas nakararaming Pilipino. Hindi katulad ng mga ibang ina-appoint, hindi natin kilala, doon lang natin sila nakikilala pag in-appoint na sila. So, ibig sabihin niyan, mas madali nating malapitan ang isang Erwin Tulfo. At higit sa lahat, hindi pa nga siya dati politiko o secretary cabinet member. Grabe na yung mga Tulfo kung tumulong. Uulitin ko, advantage talaga ang maging DSWD secretary si Erwin Tulfo. Kasi yan ang 40 nilang mga Tulfo ang tumulong sa mga nangangailangan. So, ayun na nga mga old school. Pero kung kayo tatanungin, sa inyong pananaw, ito ba'y advantage o disadvantage para sa DSWD? Para sa akin, Diyos ko, napakalaking advantage nito. Welcome sa DSWD, Secretary Erwin Tulfo. Grabe. Uulitin ko ah, hindi pa man sila dati nakaupo. Ang Tulfo tumutulong na. Ang kanilang party list na ACCIS, kita nyo, number one na naman. Kaya ibang klase. Ang laki ng tiwala sa'yo ni PBBM at ng buong bayan, ang mga taong bayan. Kaya sana sa pagdating mo dyan sa DSWD, balasahin mo na yung mga korap dyan. Talagang tumulong tayo para sa mga nangangailangan. So ulitin ko mga old school, i-comment nyo lang kung para sa inyo advantage dito si Erwin Tulfo o disadvantage. Ingat.